Same remote key coming from the PCX, my dear friends. This is the one, but this is where it comes the difference when you turn this motorcycle on. This is what you're getting. May control siya dito, mga kapipip, if you're going to check. Ayan o, kung nandirito ka, taas baba lang po yan. Ayan. Fuel consumption speed, RPM is right here. You will find it here, my dear friends. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kung pepress mo to, ito yung makukuha mo. Kung kapag nasa taas ka, the voltage of the battery and the temperature. If you're going to press this one, I'm not quite sure with the elapsed A and B. Maybe it's the track or something like that. And fuel consumption niya nandyan. Average fuel consumption nandyan din. And kapag press mo naman dito, HSTC, just turned it off. So you hold mo lang to para ma-turn off mo yung HSTC niya. And put it again. Ayan, nawala yung light. Ganun lang po yung styling. Total odometer, trip A, trip B, and that's it. Bike, you can turn off the torque control, my dear friends, para you can slip or slide whatever you like when you are doing off-road stuff. Check the front side, my dear friends. It's much more beefier now than the old 150. And the design of this bike, kung titignan nyo naman, mga kapipip, very beautiful. It has a matte red finish. That's why I picked this bike. Hindi lang dahil kasi kukunin na nung may-ari, but I chose this bike kasi it represents Honda, mga kapipip, and the red on this one, it's very beautifully done. You're going to get a lot of things beautiful here, my dear friends. Branding over here, check it, ADV 160 emblem, and it's on the gold side, mga kapipip. There are three colors, by the way. The black one nakuha na kasi nung customer kanina lang, and the white one nandoon po. And this is the red one. I like the red one better. Kahit saang angulo mo puntahan, magugustuhan mo talaga. You're gonna like it. I know. And this is what I like about the front side already. Kasi napaka-beefy niya eh. Itong Honda ADV 160 na to, perfect yung kanyang size pagdating sa harapan. And it's much more aggressive now. If you're going to take a look at the lighting, this is what you're getting on the lighting. And ayan o, naka high beam na siya, my dear friends. And this is what you're getting on the high beam. Ang ganda lang ng itsura. Same thing sa likuran. This is what you're getting. And pagbigyan na rin natin to my dear customers. Ayan po, yan yung brake light niya. Ganda. This is what you're getting on the design, harap at saka likuran. Alright, so hindi ako makamove on kasi dito eh. Ayan o, ganda lang talaga eh. Stop and start switch, economic mode kumbaga. Kusina? Yep, it's a loud one. And this is what you're getting here. Kapag pinindot mo yung fuel tank, ganito. Ayan o, walang click or something like that, but it's totally fine. 8 liter gas tank capacity, that's what you're getting from this bike. And this is what you're getting from your new bike. Tignan nyo na lang po yung lalim. Ayan po, malalim talaga siya. Mga pang ilang araw na biyahe, kumbaga. Uy, makamalak tayo. Kamutikan nyo na. And this is what you're getting with the glove box. Dito mo pipindutin. Ayan, sa mga ignoranteng katulad ko, hindi nyo na kailangan danasin pa. iPhone 11 will barely fit on this one. Ganyan po, isang phone lang talaga. USB port on this part, that's what you're getting. Ito yung kinorek kasi ni Honda. Ito yung nagustuhan ko kay Honda. It's having a 780mm seat height, but when it comes to the thickness of the seat, it's a thick one if you're going to take a look on this part. Pero hindi siya masyadong malapad. Ayan o, hindi siya masyadong malapad. So
Maupuan to ng isang 5-foot flat rider, I'm very sure of that. And this is what I like about this bike right here, my dear friends. Ayan, oh. Hindi siya yung tipong overkill sa kapal at saka sa lapad, pero hindi rin siya yung manipis talaga. So, it will probably give comfort on the highway, and it will be a little bit lighter and nimbler when you are doing off-road stuff. It doesn't have a golden fork, it's telescopic, and it's not inverted, but it's alright. Ang branding niya pa rin is coming from the Showa, both front and rear. That's what you're gonna see. The wheels are beautifully done. 2, 4, 6, 8, 10 thin spokes for the front side and the rear. It's having a space gray kind of color, my dear friends. This motorbike is made and assembled in Indonesia. Kanyang size sa harapan, 110, 80, 14. Sa likuran naman, 130, 70, 13. Both are tubeless tires po, mga kapipip. The size of the Wabi disc coming from Nissan Caliper. Ayan po yung makukuha nyo sa harapan. Malaki rin po sa likuran. Yung likuran, hindi siya ABS. This one only has the ABS. And pagdating naman sa kanyang performance, this motorcycle right here has a 157cc liquid-cooled ESP Plus engine. 4-stroke and 4 valves na po. Single overhead cam. And it can punch around 15 horsepower at 8,500 RPM. 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Ang kanyang fuel consumption, 45 km per liter. It has an 8.1 gas tank capacity, so this motorcycle can run about 350 kilometers na hindi nagpapagasolina. So that's what I like about this one. Massive shout out kay Sir James. Sir James, may gusto po kayong pa-shout out. Ayan, suki na natin. Ayan, massive shout out sa pinsan. Asawa po, girlfriend. Single pa yan. Single and ready to mingle. He is 5'4". Ayan po ang ating seat height reference, si Sir James. And 780mm seat height po. Ganyan po yung makukuha nyo. 1 foot lang po talaga, pero flat po. Kaya mong 2 feet, sir, para makuha talaga? 2 katiil. So, ayan. Wow. Kailangan mo lang talagang ibaba, no? Oo. Oo. Kailangan lang talagang ibaba. This is what I like kasi nga inayos talaga nila yung seat, and yung seat height kasi approachable na siya dati pa. Malapad lang talaga yung seat usually, kaya hindi nasasakyan ng mga lower rider or yung tipong hindi comfortable yung mga low in height rider. Pero 5 foot flat, I believe so, 5 foot flat, this will be a comfortable ride for them. Alright, massive shout out kay Sir James again. Branded po siya ng Nissan brake cylinder po, harap at saka likuran. Yun po yung nagustuhan ko sa kanya. And branded siya ng madami. Madami ka talaga makukuha dito, eh. Meron din siyang theft alarm katulad ng Honda PCX160. Banggit na rin natin yung Honda Selecta Bolt Torque a while ago. Naka-ABS po siya sa front side, non-ABS on the rear. So may ABS siya technically. Nilagyan na rin nila ng stop and start switch, which is para sa akin maganda talaga. Aside from its design, panalo to. And for its price point, I believe this motorcycle will definitely kill, my dear friends. Trust me on that one. Naman sa presyo nitong motorsiklo na to, 164,900 dito kay Honda Jet Kidapawan. Ang pinakamababang down payment niya, 15,000 pesos only, and may OD insurance siya na 6,300. Ang kanyang 12 months, 16,201. 24 months, 9,757. And ang kanyang 36 months, 7,604. Doon po siyang 200 pesos rebates if you pay on time, my dear friends. And another thing, pwede po kayong mag-down payment din ng 20,000 and 25,000. Sa 25,000, ang kanyang 12 months, 15,168. 24 months, 9,140. And ang kanyang 36 months, 7,125. 200 pesos rebates pa rin po, my dear friends. And ang kanyang pinakamataas na down payment, 30,000 pesos. Ang kanyang 12 months, 14,372. Ang kanyang 24 months, 8,552. And ang kanyang 36 months, 6,607. Ganito ka high-end to motosiklo na to, and ganito rin ka-approachable when it comes to the pricing. Yun na yung sinasabi ko sa inyo, my dear friends. Kaya para sa akin, isa pa rin to sa pinaka-affordable na mabibili mong motosiklo. Hence, it has an ABS, and ayan o, kay Honda Jet. Parang limited edition lang siya na sumulpot
5 yung sumulpot, 3 yung natiran, 3 yung naabutan ko, and then mauubos na rin siya kaagad. So ayan mga kabibip, go get your Honda ADV 160 bago magdaas yung presyo nila, or otherwise bago maubusan. Ayan. And big shout out to Sir Winnie for allowing me to vlog this new arrived Honda ADV 160. Kakakuha lang ng black nung pumunta ako. Sabi ko, pwede pa bang mahabol tong pula or puti? Kukunin na din daw nila to. And kung titignan nyo, masyadong busy ngayon si Honda Jed Kidepawan. At nga pala kayo, Sir Rock. Matagal na natin kaibigan yan. Sa Motorstar, no? may binili lang siya kay Honda Jed. Ayan. Massive shoutout kay Sir. May gusto po kayong pa-shoutout? Wala na, Sir. Uyab, mga uyab. Wala. Ano nga pala pangalan ng isa kanina? Larry. Sir Larry, o. Ikaw nga pala. Ikaw yung nag-angkas sa akin sa... Sir Jimmy, o. Nakakalimutan ko pangalan mo. Si Sir Jimmy, yung nag-angkas sa akin sa 4x4 nung... ATV. ATV ng Motorstar. So, ayan, massive shoutout sa kanya.